Maaaring pinindot mo ang video na ito dahil magtitake ka ng professional level ng civil service exam at gusto mong ma-inspire at malaman kung ano-ano ang mga benepisyong makakamit kapag nakapasa ka na. O maaaring pasado ka na sa professional level at gusto mong alamin ang mga reward na naghihintay sa'yo. Alin ka man sa dalawang yan, mainam na alamin natin ang mga insentibong makakamit natin. Kaya ngayon, sabay-sabay nating alamin ang 10 benepisyo ng isang passer ng civil service exam professional level. Number 1 benefit ay ang mas mataas na sahod. Kung ikaw ay kasalukuyang nasa job order or contract of service na employment status, maaaring minimum wage lang ang kinikita mo. Minsan nga, mas mababa pa sa minimum wage. Pero kapag ikaw ay naging passer na ng civil service exam professional level, karaniwang magbabago yan dahil mas tataas ang salary grade mo. Halimbawa, kung ang monthly earnings mo ngayon ay nasa 13,000 per month lang, pag nakapasa ka na sa civil service exam, it can go to as high as 20,000 pesos or even more. Number 2 benefit ay ang job security. Sa mga pagkakataon na hindi natin inaasahan kagaya ng pandemic, mahalaga na merong job security sa ating pinapasukang trabaho, lalong-lalo na kung tayo ang breadwinner o kaya naman tayo ay may sarili ng pamilya. Kapag sa pribadong kumpanya ka nagtatrabaho, kapag may mga crisis kagaya ng pandemic, meron silang option na mag-downsize. Kapag nag-downsize ang isang pribadong kumpanya, may karapatan silang tanggalin ka kahit gaano ka pa kagaling. Pero kapag ikaw ay isang professional level passer sa civil service exam at nagtatrabaho sa isang government institution, secure ang job title mo at less worry yon dahil kahit may crisis, kahit may pandemic, ongoing pa rin ang pagpasok ng sweldo mo. In fact, ang sister ko po ay isang empleyado sa isang local government unit dito sa Quezon City. At napansin ko po, dahil ako at that time nung pandemic ay isang work from home na tao sa private company. Yung pinagtatrabahuhan ko po ay stable naman, meron naman akong income during the pandemic. Pero yung sister ko po nung pandemic po ay kahit hindi siya pumapasok sa opisina nila, meron pa rin silang natatanggap na sahod. At para sa akin, yun yung kagandahan. Kasi sa private company, no work, no pay tayo. Number 3 benefit ay ang career advancement. Kung ikaw ay kasalukuyan nagtatrabaho sa isang government institution pero naka-job order ang employment status mo, kapag nakapasa ka na sa civil service exam professional level, bukod sa guaranteed na mapipermanente ka sa trabaho mo, may possibility rin na ma-promote ka sa mas mataas na posisyon. At kapag mas mataas ang posisyon na hinawakan mo, mas mataas din ang salary grade na i-offer sa'yo. At kapag mas mataas yung salary grade na offer sa'yo, of course, mag-upgrade din yung lifestyle mo. For example, kung ikaw ay currently Administrative Assistant 1, may possibility na maging Administrative Assistant 3 ka, Supervisor, and so on. Number 4 benefit ay personal satisfaction. Natural na sa atin bilang isang tao na sumaya o matuwa kapag nakaririnig tayo ng papuri galing sa ating kapitbahay, kamag-anak, kakilala, kaibigan, lalong-lalo na sa ating boss sa trabaho. Kaya naman kapag passer ka na ng civil service exam professional level, nagkakaroon ka ng sense of pride and fulfillment. Mas nagiging confident ka na dahil may napatunayan ka na. Pero mas maigi pa rin na maging humble lang tayo sa ating mga naabot na goals or pangarap at maging bukas tayo sa kapwa natin na gusto ring matuto at gusto ring maabot yung pangarap na naabot mo na. Kaya ako, ang way ko para tumulong sa kapwa ay magbigay ng mga impormasyon na makatutulong sa inyo para marating nyo rin ang narating ko at possibility na masigitan nyo pa. Number 5 benefit ay social benefits. Alam ng karamihan, partikular ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na kapag naka-job order status pa lang ang employment status mo, halos wala kang matanggap na benefits.
Pero kabaliktaran yan kapag pase ka na ng civil service exam professional level dahil marami ka ng matatanggap na benefits. Actually, kumpleto na yung benefits na matatanggap mo. Ilan sa mga ito ay mga Christmas bonuses, meron silang tinatawag na clothing allowance, retirement benefits, insurance, at marami pang iba. Although, may mga hindi rin naman pasado sa civil service exam, I believe na in a point na regular sa trabaho na pwede ring mag-benefit sa mga ganitong benefits, pero yung mga hindi pa nakapapasa sa civil service exam, maaring meron silang ganito, pero limited lang or hindi kagaya nung mga nasa permanent positions na or nasa mas mataas ng position. Na para sa akin, medyo unfair. Sana lahat tayo makapasa sa exam para hindi natin maranasan ng ganito. Benefit number 6 ay ang wide range of job opportunities. Kapag ikaw ay isang empleyado sa gobyerno pero naka-job order ang status mo, maaaring limitado ang available na mga trabaho para sa'yo. Pero kapag naging pase ka na ng civil service exam professional level, marami ng bukas na positions para sa'yo na maaari mong applyan provided na na-meet mo ang mga requirements at iba pang qualifications. Benefit number 7 ay ang professional development. Mayroong mga programa sa professional development na inaalok sa mga empleyado ng gobyerno na may civil service eligibility. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga empleyado na mapagbuti ang kanilang kasanayan at kaalaman, kagaya ng seminars, conferences, at trainings. Benefit number 8 ay ang educational opportunities. Hindi ito madalas na binabanggit pero maaari kang makakuha ng mga scholarship o educational opportunities sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kung ikaw ay may civil service eligibility. Benefit number 9 ay ang prestige. Ang pagkakaroon ng civil service eligibility ay nagbibigay ng prestigyosong titulo sa isang empleyado. Ito ay nagpapakita ng kanilang kasanayan at kwalifikasyon sa kanilang trabaho. Number 10 benefit ay ang nation building. Ang mga empleyado ng gobyerno na may civil service eligibility ay nagsisilbing mga instrumento sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng ating bansa. Sila ay nagpapakita ng magandang halimbawa sa kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Those are the top 10 benefits ng pagiging civil service exam professional level passer. Kaya kung ikaw na nanonood ng video na to ay may balak na magtrabaho sa gobyerno, huwag mo nang palampasin ang pagkakataon na mag-take at pumasa sa civil service exam professional level dahil tungkod mo ito para ma-achieve mo lahat ng mga benefits na nabanggit ko kanina. Kung ikaw ay mag-take ng civil service exam at gusto mo ng marami pang videos related dito, make sure to subscribe to my channel, hit the notification bell button kung magsasubscribe po kayo, and also I'll see you in the next video. Bye! Thank you.